So yun, mga kakalikot, mga katropang kalikotero. Regular ka ba ng change oil? Yan, regular ba yung maintenance mo sa pag-change oil? Buwanan ba yung pag-change oil? Pero bakit madali pa rin umiitim ang iyong langis kahit na regular yung pag-change oil? So kung ganun ang senaryo ng yung motor, so para sa iyo itong video na to, guys. Panoorin nyo to hanggang sa uli. So wala na intro, huwag na natin habaan ang intro, banatan na natin to at baka banatan pa na iba. So let's go. So yun, mga kakalikot, mag-chinsol tayo ng motor. Chinsol natin tong alaga kong motor. So yun, nakita nyo sa review sa ating intro video yung regular naman ang iyong pag-change oil. Ayan. Pero bakit yan, wala pang isang buwan, yan, madali pa rin umiitim ang iyong langis. Ayan. Parang yan. Ayan, oh. Hindi na normal yung itim yan, mga kakalikot. Ayan. Ayan. So ito, ito mga trubits sa 1 month pa lang nang nag-change oil ako. So yan, napaka-itim na at napakalapot na. So sa ganyan senaryo, mga trupid, so dyan na ano ibig sabihin nito, dyan natin i-apply yung tinatawag na engine flushing. Yan, pa-flush natin yung laman nung ating makina. Yan. Ayan. So sa mga auto supply, mga true updates, may mga pwede kayong bumili ng mga sabihin nyo lang engine flushing. Yan, mga 1 litro yun. Basta tanong, sabihin nyo lang sa auto supply o sa ibang mga motorcycle shop, engine flushing yung bibigyan ka nila. Nagre din siya ng mga dati kasi nakabili ako nun, mga nasa 200 pesos lang 1 litro. So dito sa amin walang engine flushing, walang nabibili na ganun. So bumili na lang ako mga trubits ng diesel. Yan, pang alternatibo natin na pang pa-flushing natin dito sa ating motorsiklo. So yun, diesel. So yung tanong, mga trubits, safe ba na gamitin ng diesel sa pag-engine flushing sa ating motorsiklo, sa ating makina? So safe siya, guys. Iba, sabihin nila luluwag daw or mababanat yung mga oil seal. Yan, nagkakamali kayo doon mga tropics, kasi hindi naman siya gasoline, diesel naman siya. So yung diesel kasi may kontintang langis yan, yan. Hindi naman siya totally gasoline yan, eh. Kaya hindi pa rin maapektuhan yung mga oil seal natin. So safe na safe sa gagamiting alternatibo pang engine flushing ng ating makina. So yun, bumili nga ako ng bali 2 litro yung gagamitin ko, mga tropics, 2 litro diesel. So kunin ko lang. So yun, mga kakalikot, may wala akong diesel dyan, yan, 2 litro yan, binili ko 45 pesos lang, so 90 lang. So yung mga trotates, ha, iba, ako rin binubugan ko ng kanya ng compressor, pero hindi pa rin sapat yung bubugan mo ng compressor yung makina, hindi pa rin talaga totally may pa-flush niya yung mga debris, yung tinatawag na yung debris, yung mga di ba mayroon tayong cut housing dyan sa loob. So yung pagka napupudpud yun sila, yun, dito pumapasok sa ating makina yung napagpudpur na mga cast lining, tsaka yung mga bakal-bakal, di ba, napupudpud din yan, yung mga debris nyan. So naiipon sa loob ng ating makina. So kahit na gamitan ng compressor, hindi pa rin niya pa may pa-flush totally palabas. Kaya ina-apply na dito yung pagpa-flushing, engine flushing. So yan, ibalik ulit natin itong kwan, mga trophies, itong drain plug nya. Yan,
lalagyan natin siya ng isang litrong diesel. So ibalik natin muna natin itong drain plug. Ayan. So yung mga traffic, nabalik natin yung kanyang drain plug. So open natin dito sa may kanyang alaga ng langis. Isali natin ito isang litro diesel, mga traffic, isang litro. Ilagay natin ito. One liter diesel. Yan, may lagay natin yung isang litrong diesel. Kailangan lang natin is pander natin yung ating makina mga 2 to 3 minutes para umikot yung diesel sa loob. Then makakuha niya yung mga debris. So mga trobits, pagka tapos natin yan, ang 3 minutes din, i-drain ulit natin, then buksan ulit natin ang pangalawang litrong diesel. So yun, mga kakalikot, na tapos natin pandarin siya, 2 minutes lang. Ayan. Then i-drain ulit natin yung isang litrong diesel na nilagyan natin. So ito yung kanina, yung dagdrain tayo ng una, yung langis pa lang. Ito naman yung pangalawang drain natin, yung mayroon na siyang diesel. So tignan natin mga tropes. Kita nyo, grabe itim. Ayan. So kahit na regular ka mag change oil, yan, kahit na buwanan ka mag-change oil, sinasabi mo. Yan, tataka ka. Bakit? Bilis pa rin umitim ng yung motorsiklo dahil yung mga debris, yan, yung mga natungaw na mga bakal, saka yung sa clutch lining, hindi rin niya totally na i-wash na ipa-flashing. Kaya dyan na na-apply yung engine flashing. Sa mga kotse, mga sakyan yan, nag-apply siya lang ganyan yung engine flashing mga products. Para malinisan totally yung kanyang loob ng makina. Ayun, no? Kita nyo. Ang diesel mga tropits, ginagamit ng mga kwanto. Yung mga heavy duty mechanic, yung mga mekaniko sa mga truck. Yan, diesel talaga yung pinanghuhugas nila sa mga kwan. Sa mga ginagawa nila. Ayun, no? Kita nyo. Napaka-itim. Yeah. After nyan, bubugan natin siya ng compressor pag natapos natin yung pangalawang flashing natin yung pangalawang litrong diesel. So balik ulit natin itong drain plug
At lagyan ulit natin ng isang litrong diesel. Kita nyo, kahit na regular ka mag-chinsol, kung ganyan pero naiiwan sa iyong motor. So, ulan natin yan. Then, lagyan ulit natin ng quad, ng diesel. Yan mga kakalikot, mga tropits, natapos natin ilagay uli yung pangalawang litrong diesel. Then napaandar natin siya ng 1 minute na lang. So ito yung una, yan yung purong langis. And then ito yung pangalawa, yung sa unang diesel, itapos na natin to mga tropits. Then idarin uli natin to mga kalikot, yung pangalawang litrong diesel na inilagay natin, drain uli natin. Ito yung mga tropis, maitim pa rin talaga sya, pero hindi na sya ganun karumi, hindi katulad kanina yung unang-una yung purong langis lang ay unang litro ng gasolina ay diesel na nilagay natin. So, sa ganyan senaryo mga tropis, naugasan na yung loob ng makina natin yan. Yan. Kaya ito paano natanggal yung mga debris yan. Tsaka yung mga naglatak. Yung natuyo mga langis sa loob ng makina. Yan, naiplashing na niya yan. So, mapansin nyo itong, yan, yung o-ring ng ating drain plug, yan nababad siya sa diesel pero hindi siya hindi siya lumuwag, hindi siya nabanat, yan, hindi siya tumaba. So, pero kung gasolina yan mga tropits, sasaan nyo, kaya huwag kayong gagamit ng gasolina, mas may nataga diesel yan. Kung gasolina kasi yan, yan tataba yan o luluwang itong ating o-ring o yung mga oil seal. Yan yung sa mga kwal, sa mga di naniniwala na or sa mga gagalang isip na hindi sip yung diesel na pang engine blasting, so huwag nyo lang try. Pero sa mga naniniwala man or gusto nyo lang subukan, subukan nyo na lang, para sabi nga nila to see is to believe. Yan, lalo kung kuta na yung motor mo, yung mga umabot na ng isang taon, dalawang taon na nasa iyo, and then masyado na maitim yung langis, madalas siya umiitim. So yun, mag engine flashing na lang kayo. Kung ayaw nyo nang gumamit ng diesel mga tropits, bilagay na engine flashing sa mga auto supply. Yan, magkano lang naman yun eh, nasa 200 dito nga, sabi ko nga dito kasi wala mabili na engine flashing, kaya diesel na lang ginamit ko. So ibalik natin ito mga kwan, itong drain plug, para mailagay na natin yung bagong langis. Gawin nyo ito sa motor nyo mga tropits, engine flashing, para kumbaga malinisan yung buong yung loob ng makina ng motor nyo. Palitin lang natin ito. Yan. Then salin natin bagong langis. So yun mga kalikot, tapos natin na engine flashing, na flashing ating motor. Ilagay natin itong bagong langis. Yeah. Yan. Zeek polysynthetic yan. 10W40. Sila mga tropits, sa habang sinasaling ko tong ating langis, shout out sa mga nagpapa-shout out yan.
sa ating mga katropang kalikotero. Kung ako nagustuhan nyo itong video na ito, ayan, pasubscribe na lang yung ating YouTube channel. At pasuhin na rin, hit na rin yung notification bell. Ayan, at lubos-lubosin nyo na. Like, ayan. Like nyo na lang din ang ating video. Then, kung pwede, share nyo na lang din. Ayan. So, okay na mga tropits. Saan na yung ganyang takip? So yun lang, hanggang dito lang mga tropits. Sa patuloy na sumusuporta sa ating sa YouTube channel, maraming maraming salamat. Ayan. So magandang araw muli, more power, tsaka God bless po sa ating lahat.